1 John chapter 4, verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ngayon ay ating alamin, kaibigan, kung bakit pa kinakailangan magpunta ni Brother Elly Soriano sa Brazil para lang makapagpatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Isa itong controversial na dapat mong malaman, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at sinasabi mong mahal mo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mayroong mapupulot na aral dito para maiwasan natin na maging kagamitan ng Diablo para pigilan ang pag-expand ng salita ng Diyos. Itong si Brother Elly Soriano ay isa sa mga mangangaral ng salita ng Diyos at marami siyang magagandang bagay na naituro sa mga tao, lalo na sa mga Pilipino tungkol sa salita ng Diyos. At ang totoo, hanggang ngayon ay naririnig pa rin natin sa YouTube at sa iba pang social media platforms ang kanyang mga pangangaral. Maaring ang mga aral na ito tungkol sa salita ng Diyos ay malalalim para sa iba at mababaw naman para sa iba. Ngunit ang mahalaga ay patungkol sa salita ng Diyos ang kanyang pinapangaral. At marami na siyang taong inakay patungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Totoong hindi siya perpekto ng mga ngaral dahil noong nabubuhay pa siya dito sa mundo ay nakikipag-wrestling din siya sa kanyang makasalanang kalikasan. Ngunit kung papansinin mo, sa pagtagal ng panahon ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos ay malaki ang pinagbago niya noong siya ay nagsisimula pa lang kumpara noong siya ay patapos na ng kanyang karera. Dati-rati ay mabilis ang kanyang pagmumura o pagsasabi ng hindi maganda sa tenga sa ibang mga mangangaral ng salita ng Diyos, ngunit ang mga ito ay nabawasan sa paglipas ng panahon. Dito ay mapagtatanto natin na nagkaroon ng maturity ang manifestation ng Word of God sa kanyang buhay, hanggang sa panahon na nga na siya ay kinailangan magpunta sa ibang bansa at doon na rin siya namatay. Ano bang dahilan kung bakit siya nagpunta sa ibang bansa? Panoorin natin ang sagot mula din sa kanya. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yung kabalisahan kasi, marami yan eh. Ako, naranasan ko yan sa buhay ko bago ako napunta rito sa Brazil. Ang ginawang pag-uusig sa akin ng iglesia, napakatindi. Hanggang alas dos ng madaling araw, mga iglesia nito, papaligiran yung aming lugar sa Apalit. May kasamang mga NBI. Pagkatapos mayroon silang mga grenade launcher. Yung mga babaeng baoro na kinukup-kup namin. At saka yung mga nandoong nakatira, naliligalig sila. At yung mga kapatid na nagmamalasakit sa akin, pupuntahan ako dun sa aking kwarto, nakapaligid sila sa akin. Baka ikaw makapasok sila, damputin ka, kapatid na Elly, sabi nila sa akin. Ayan o, noong 2002, alas 3:19 ng madaling araw, pumunta yung mga NBI kasama yung ministro at mahigit na 500 miyembro nila, ikot ng ikot doon sa aming compound, nakaligali. Minsan, pumasok naman kasama pa yung mayor sa Apalit, pinagsisira yung aming mga kwarto, mga tawag doon, mga padlock. Pinaggigiba yung mga ano, naghahanap siguro ng ebidensya para kami ay makasuhan. Pagkatapos, kinasuhan ako ng iglesia na merong halos 20 mga kaso. Nung mga panahon na yon, kapatid, parang meron akong anxiety, parang meron akong, hindi ko alam nararamdaman ko kasi sabi ng aking abogado, mag-iingat ka, meron ako ikang mga intelligence report, gusto ka nilang makuha. Kaya kung ano-anong mga kaso ang ipinapa. Biro mo, ang kaso libel lang, ano, libel lang. Ang sasalakay na NBI may grenade launcher. Libel lang ang kaso. Hindi naman masyadong malaki ang piyansa nun. Nagpiyansa lang ako ng 2,000 mahigit eh. Ang pumupunta sa compound namin eh, parang tinatakot kami. Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, maano ka eh, magkakaroon ka ng anxiety. Doon mga panahon na yon, mga 2002, 2003, 2004, hanggang noong sinabi na sa akin ni
umalis ka na muna sa bansa, sabi niya. Tapos kausap ko yung dalawang kaibigan niya na judge na nag-a-analyze nung kaso. Alis ka na muna, Mr. Soriano, sabi nung isang judge. Lumabas ka na muna, magpaalam ka sa korte. Nagpaalam naman ako. Umalis muna ako ng Pilipinas. Punta ako sa Hong Kong, punta ako sa Singapore, punta ako sa Macau, punta ako saan-saan para makapangaral ako. Ayoko naman kasi na hindi ako nangangaral eh. Hanggang nakarating na kami ng Brazil. Nung mga panahon na yon, kapatid, marami akong sinalungang parang mga alalahanin. Iniwan ko yung aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Nakarating ako sa isang bansa na hindi ko naman alam ang wika, na parang pagka nandoon ka sa immigration, para kang isinasalang sa matinding interrogation. Biro mo, pagdating ko sa London, 2 oras akong nakatayo doon na ako'y nung immigration officer. Bakit daw ako pupunta sa London? Bakit daw hindi ako sa hotel tutuloy? May pera raw ba ako? Yun, mga ganon. Parang humiliation. Noong mga panahon na yun, ang bigat-bigat ng loob ko, kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian, sabi niya. Laksan niyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan, sabi ng Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos na lagpasan ko lahat yung panggigipit ng iglesia at pati ng gobyerno ng Pilipinas. Kasabwat nila ang gobyerno noon. Pati sa MTRCB, ayaw akong palabasin sa telebisyon. Ang programa ko pinipigil. Sumasagot lang naman ako sa kung ano-anong paratang at atake sa akin. Pag sumagot ako, ilalibel na ako. Papatigilin ang programa ko. Malakas kasi sila. Patitigilin ang programa ko. Hindi ako makakapag-programa sa telebisyon. Eh sabi ng Human Rights, mali raw yan. Naalis ka ng karapatan ng freedom of speech. Mali yan, sabi ng Human Rights. Nanalo ako eh sa kaso sa Human Rights. Kaya lang, walang nangyari kasi malakas sila sa gobyerno. Mga kapatid, ang hirap na dinaanan ko sa buhay sa pangangaral ko ng aral ng Panginoong Jesus. Napakarami kong kaapihan na nararamdaman sa mga tao, pati sa gobyerno. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ngayon, salamat sa Diyos. Hindi na nila ako maaaring basta-basta pirwisyuhin. Nasa ilalim na ako ng proteksyon ng gobyerno ng Brazil. Salamat sa Diyos. Dito'y sinabi niya mula sa kanyang panig ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang umalis ng ating bansa. At nakakalungkot na ito ay dahil sa pag-uusig ng kapwa mananampalataya kay Kristo Jesus. Ng mga mananampalataya na ang pangalan ng Lord Jesus Christ ay nasa kanilang relihiyon. Hindi natin pinag-uusapan ang kontrobersyal na pangyayaring ito sa isa sa pinakamasipag na mga ngaral ng salita ng Diyos sa ating bansa, nang sa ganoon ay pagchismisan lang natin. Kundi ay pinag-uusapan natin ito upang kunin natin ang aral para hindi natin ito ulitin sa ating buhay ngayon bilang mga nagsasabing tinanggap natin ang Lord Jesus Christ bilang ating Lord and Savior. Para sa atin na nagsasabi na tayo naging katawan ni Kristo Jesus at Siya ang ating ulo. Pinag-uusapan natin ito para maintindihan natin na kapag ang salita ng Diyos ang usapan o topiko ay hindi nararapat na antong sa kaparaanan na tinatanggalan natin ng kakayahan ang isang kapatid kay Kristo para hindi na siya makapagbahagi ng salita ng Diyos. Para ang kapatid natin ay mapahirapan at mamatay sa pananampalataya. Dahil lang totoo ay marami ng mga Kristiyanong namatay sa pananampalataya dahil sa pang-uusig ng kapwa Kristiyano. At isa pa, ang pag-uusig o condemnation ay hindi ang bunga na hinahanap ng Lord Jesus Christ sa atin na kanyang Bride of Christ, na kanyang Church of Christ, na kanyang Body of Christ o kanyang Church of God, kundi ay ang mga bunga na inilalabas ng Holy Spirit. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Hindi na ako magko-comment kung sino ang tama at kung sino ang mali, dahil ang pagkahatol na ito ay sa Diyos lamang. At kung isa kang tunay na Kristiyanong sinasabuhay na ang buhay ni Lord Jesus Christ, ang salita ng Diyos, ang Alpha at ang Omega, ay siguradong ginagabayan ka na ng Santo Espiritu ng Diyos para malaman mo ang tama at mali ayon sa salita ng Diyos. 1 John chapter 3 verses 11 to 16. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan kayo. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng Diablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay nakabase sa pag-ibig. Tandaan natin na tayo ay napaging anak ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya tayo ay naging anak dahil sa pag-ibig ng Diyos. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ephesians chapter 4 verses 20 to 32. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyong lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.